Mach es halt, aber. Start na ba tayo? Oo. O, sige. Audrey, okay naman yung audio mo. Okay, sige. Sige, simula tayo mga... Magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat po ng mga organisasyon, sa NC at sa Southern Tagalog. Hello po. Edi, sisimulan na po natin ang ating online masterclass ng paaralang JMS kung saan tatalakayin po natin ang materialismong istoriko. Enjoy mula sa paaralang St. Maria Season at kasama po yung gabi si Tads ng KMUNCR bilang co-MC po. Hello, Tads. Hello, anong hapon? Happy lahat. Sige po. Sige po, simulan na po natin ang ating programa. E di, ipakilala po natin ang ating opening remarks. Palakpakan po natin si Raymond Palatino, Secretary General ng Bayan Metro Manila para sa ating opening remarks. Sige. Maraming salamat, LJ. Si Katrina Yamson po ang Secretary General ng Bayan. Siya po ay bahagi ng ating webinar. Hello, Kate. Ako po ang chairperson ng Bayan Metro Manila. Maraming salamat sa mga kasama, mga kababayan na lumahok sa ating paaralang JMS. Ito pong paaralan na ito ay ating binuo bilang lunsaran ng pag-aaral sa mga klasikong teksto hinggil sa Marxismo, Leninismo, Maoismo, at kung paano ito konkretong may aplikasyon sa konteksto ng Pilipinas. At ngayon pong pandemya, minabuti natin na gawin itong para lang JMS na magkaroon ng mga masterclass na mismong si Professor Joma Sison, ang founder ng Communist Party of the Philippines, kilalang manunulat at Marxista sa buong mundo, ang magbigay ng pag-aaral sa mga batayang teksto ng MLM at kung paano ito babasahin at i-apply sa material na realidad ng Pilipinas. Ang topic po natin ngayong araw na ito hinggil sa historical materialism. Kapag ito po ay nababanggit, ang una kong naaalala ay ang talumpati ni Engels noong nilibing si Marx. Kung babasahin natin ang ilang sipi dito, ang sabi niya, "Just as Darwin discovered the law of development or organic nature, so Marx discovered the law of development of human history. The production of the immediate material means and consequently the degree of economic development attained by people or during a given epoch form the foundation upon which the state institutions, the legal conceptions, art, and even the ideas on religion." Noong nakaraang PJMS webinar po, ang ating paksa ay dialectical materialism. Kaya ang topic natin ngayon ay paano gagamitin ang dialectical materialism o DM sa pag-unawa sa pag-usad ng kasaysayan, sa pag-unawa kung paano ang dynamics ng pagbabago sa lipunan. Mahalaga po ito dahil ang marami sa mga konserbatibo at reaksyonaryong scholar, may isang panahon ang kanilang pinalaganap na idea ay tapos na ang kasaysayan or the end of history. Kung ano daw ang meron tayo ngayon, sabi nila, TINA or there is no alternative. Kaya ang pag-aaral sa historical materialism or HM ay isang pag-aaral dito sa mga ideological attacks at ideological na mga doktrina na pinapalaganap ng mga kontra sa pagbabago sa lipunan. Mahalaga ang HM para maunawaan natin kung paano ang mode of production ay napapalitan ng mas progresibong moda ng produksyon sa lipunan at ano ang ugnayan niya sa iba't ibang mga institusyon na dominante sa ating lipunan. Mahalaga rin ito para maunawaan natin ang papel
ng mga sektor, ng mga uri, at kung paano natin pabibilisin ang pagbabago sa lipunan. Kaya ang ating pinaglalaban, hindi po ito mechanical o fatalist na from capitalism, automatic na magiging socialism. Mahalaga ang HM o historical materialism para maunawaan natin ang pangangailangan sa revolusyonaryong pakikibaka. Tatapusin ko ang aking introduction sa pamamagitan ng pagbibigay ng paalala sa isa sa famous quote ni Marx sa kanyang Thesis 11. Sabi niya, "Philosophers have interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it." Ito po ang hamon sa ating panahon ngayon. Sa panahon na may malaganap na krisis sa buong mundo, sa panahon na ang labanan sa pagitan ng imperialismo at mamamayan sa buong mundo, paano ang ating revolusyonaryong pakikibaka ay mag-aambag sa pagbibigay ng tunay na pagbabago sa ating lipunan? Maraming salamat po at pagbati sa inyong lahat. Nakamit ka. Paulit-paulit. Paulit kay. Hello. Yan. Ayan. Maraming salamat po, Raymond Palatino, Chairman ng Bayan Metro Manila, sa iyong introduction kung ano yung ating tatalakayin ngayong araw na materialismong istoriko. Isusunod naman po natin ay yung pagtalakay naman ni Jose Maria Sison. Isa po siyang video. Yan. Okay. Okay na? Video? Okay na po. Okay, hindi. Yan ko lang. Wala na tayong talagang ibang introduction, ano? Ay Professor Jose Maria Sison. Kilala na po natin siya. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Baybay. Okay ko na. Kailang. Screen, the computer sounds. Ito na. Yun. Hello? Yan. Yan. Hello, Tads. Ipakilala mo ang ating tagapagsalita ngayong gabi. Magandang hapon, magandang umaga sa Europa, sa Utrecht. Gabi na, magandang gabi rin. Wala na pong ibang pagpapakilala ang ating gagawin pagkat isang pamoso at tanyag na profesor, si Press Chairman Emeritus ng ILPS, si Professor Jose Maria Sison, ang ating punong magtalakay ng materialismo historiko at sasagot sa mga katanungan natin hinggil sa subject na historical materialism. Magandang gabi po, Professor Jose Maria Sison. Magandang hapon dyan. Magandang gabi po. Malap na makabahing pagbati sa lahat ng ating mga sa inyo at sa iba pang tagapakinig natin. Magandang gabi po. Sige po. Nasa question and answer portion na po tayo, mga kasama. Hindi, Kajama, ibabato ko na po ang unang tanong. Unang tanong, inabot ng 2.3 million taon ang primitibong komunal, 6,000 taon naman ang lipunang alin, 1,500 ng balik ng kapit.
Mabuti makita ko yung huling bahagi ng tanong. Yan. Yes, please po. Medyo choppy yung audio nyo. Ano? Kompleto na yung tanong? Choppy yung video. Ng monopolyo kapitalismo at sa pagtalas ng kontradiksyon sa hanay ng imperialista, ano ang prospect ng proletaryong revolusyon sa ganitong pandaigdigang sitwasyon? Yun po yung huling para po ng tanong. Ang takbo ng kasaysayan bumilis sa paglitaw ng kapitalismo. Ilang siglo lual ng unang gera mundial at ng unang bansang sosyalista, ang Unyong Soviet noong 2017. Sa sumunod na pangkalatang krisis noong dekadang 1930s, ay nagdual ng pasismo at isa pang mas mapanirang gera mundial ang monopolyo kapitalismo, subalit tumuloy ito sa paglitaw ng ilang bansang sosyalista, tampon ng China, at kilusang pagpapalaya sa mga kontinente ng Asia, Afrika at Amerika Latina. Sarurok ang pag-abante ng mga puwersang revolusyonaryo, sangkatlo ng mga mamamayan ng daigdig ang napalaya at pinamahalaan ng mga partido ng proletaryado. Subalit, sumulpot ang makabagong revisionismo at nanira sa sosyalismo mula sa loob ng Partido Komunista at sa Estadong Sosyalista at nagpanumbalik ng kapitalismo. Magmula noon ay gumuho ang Unyong Soviet at naging kapitalistang Rusya at mga bansang dating kapederasyon nito at maging ang China, naging tanging superpoder ang imperialistang US. Subalit, naging mas mabilis at madalas ang paglubha ng krisis ng monopolyo kapitalismo dahil sa labis-labis na pagsasamantala sa masanganak pawis sa ilalim ng patakarang neoliberal at walang tigil ng mga gerang agresyon na inilulunsad ng US. Magmula ng pandigdigang krisis pinansyal noong 2008, naging maliwanag ang krisis ng labis na produksyon dahil sa pagpasok ng China at Rusya sa sistemang kapitalista. Ngayon, lalong tumindi na ang kontradiksyon ng mga imperialistang poder, lalo sa pagitan ng US at China na dating mga pangunahing partner sa pagpapairal ng neoliberal na imperialistang globalisasyon. Naging labis na mapanganib sa sangkatauhan ang pagpapaunlad ng mga henosidyal na sandata sa gera at ang pandarambong ng mga monopolyo kapitalismo sa kalikasan. Malubha ang tunggalian ng kapital at paggawa sa loob ng mga bansang industrial kapitalista. Lalong lumubha ang kontradiksyon sa pagitan ng kapital at paggawa sa mga bansang industrial kapitalista na hanay ng mga imperialistang bansa at sa pagitan ng mga bansang imperialista at mga alipuris nitong mapagsamantalang uri sa isang banda at sa mga mamamayan ng mga bansang at pasado sa kabilang banda. Parang kumukulo ang buong daigdig ngayon. Bumabalikwas ang mga mamamayan at laganap ang mga pakikibakang anti-imperialista at demokratiko. Lalo pang pinalubha ng pandemyang COVID-19 ang krisis ng pandigdigang sistemang kapitalista. Kaya nalalaganap at itindi pa ang mga pagbabalikwas ng masang inaapi at nagsasamantalaan. Palatandaan at hudyat ito ng muling pag-aalsa ng pandigdigang proletaryo-sosyalistang revolusyon. Maraming salamat po, Professor Jose Maria Sison. Sa mga kapwa nating tagapakinig, meron po ba kayong katanungan, Professor Jose Maria Sison,
Kung wala na, ay maaari tayong tutuloy dun sa pangalawang katanungan. Meron po ba tayong mga kaugnay o tawag dito, related na mga tanong? Kung wala na, ay ito po yung pangalawang tanong, Professor Sison, Adjo. Maari bang palalimin pa ang evolusyon ng mga binhi ng feudalismo sa sinapupunan ng sistemang alipin tulad ng mga sumusunod na parang narinig kanina sa video presentation, yung colony o colonai, latifundia, benefice at fiefdom o vassalage. Mayroon bang mga ganito sa Pilipinas bago at panahon ng kolonyalistang Espanyol? Yun po yung pangalawang tanong. Karanasan ng Imperyong Romano, palawak ng mabilis ang mga latifundia sa paggamit ng mga alipin. Pero sa paglawak ng mga latifundia, mas mahirap kontrolin at imaneho ang mga alipin. Ang sistemang rasyon para sa kanila ay naging hindi kapakipakinabang sa mga may-ari ng latifundia. May mga aliping tumatakas at nagre-rebelde. Lalong naging mahirap ang pagkontrol sa mga alipin nang lumaban ang mga ito ng tuloy-tuloy ng mga barbarikong tribong Aleman, Celtico at Slavico hanggang gumuho ang Imperyong Romano. Dahil dito, naisipan ng mga amo na mabuti pang gawing serbo o mga kasama ang mga alipin. Primero, nagtakda sila ng mga lupa para sa mga alipin at iba pang lupa na lilinangin nila para sa amo. Sa paglakas ng simbahang Katoliko Romano at mga feudal na estado ng mga dating barbariko, naging feudal na ang paboritong moda ng produksyon at pagsasamantala sa Europa. Sa China, sumulpot din sa sinapupunan ng sistemang alipin ang sistemang feudalismo. Pinalawak ng mga alipin ang mga sinasakang lupa at gumamit ng mga bakal na araro at pamutol ng mga puno at batay sa mga pinalawak na lupa na ilatag ang sistemang feudalismo. Sa mahabang panahon ng sistemang alipin at feudal, may labanan sa hanay ng mga estado at sa pagitan ng mga magsasaka at mga nagaharing uri. Nagbunga ang mga ito ng palitan ng mga nagaharing dinastiya at mga paglawak ng kanilang mga kaharian. Hindi nakahulagpos sa feudalismong China hanggang dumating ang mga imperialistang poder para paghahati-hatian nila at gawing malakolonyal at malapidal ang China mula kalagitnaan ng ika-labingsyam hanggang ika-dalawampung siglo. Batay sa ebidensyang istoriko ng Pilipinas, may mga sultanatong Islamiko na malaalipin at malapyudal sa Mindanao at sa pinakamaraming lugar sa kapuluan, sa dalampasigan at pampang ng malalaking ilog, may mga komunidad na malakomunal at malaalipin. Ang mga pamilyang Datu at Raha ang nagahari sa lipunan. Sa matatas na lugar ng mga Igorot at Lumad, komunal pa ang sistema ng lipunan ng mga tribo. Lalo pang komunal ang sistema ng mga ita na angkan ang tipikal na komunidad. Maraming salamat po, Professor Sison. Joy, meron pa bang mga katanungan dyan? Sige po. Kaugnay po dun sa pangalawang tanong. Dito po sa amin ay wala naman po. Yung ibang mga kasama po natin, may kadugtong po na tanong sa number 2. Sige po, kung wala na po tayong kadugtong na katanungan, punta na po tayo question number 3. Ang ating pong pangatlong tanong, Professor Joma, ano po ang pagkakaiba ng dalawang yugtong manufaktura at kalakalan ng 1100s to 1400s at ng manufaktura at kalakalan po noong 1500s to 1700s? At bakit sinasabing primitibong yugto ng kapitalista ang naunang yugto? Sa primitibong yugto ng manufaktura sa ikalawa hanggang ikalimang mula sa 12th century hanggang
Teka. Sa ikalawa hanggang ikalimang siglo, umiral ang maramihang paggawa sa paggamit ng kamay na itong yugto ng handicrafts, gawang kamay. Ang buong produkto ay nagagawa ng bawat artisano sa guild o talyer. Sa halimbawa, gagawa ang bawat artisano ng buong sapatos. Sa susunod na yugto ng manufaktura sa ika-16 hanggang ika-18 siglo, umabante ang hatian sa paggawa ng isang bagay dahil natuklasang mas mabilis na nagagawa ito kapag ang isang manggagawa ay gagawa lamang ng isang bagay, bahagi ng sapatos at iba pang nagtatagpo sa lahat ng bahagi. Umabante rin ang kagamitan sa paggawa ng damit, lalo na sa Holanda at Inglaterra. Ibig sabihin dito yung Division of Labor umabante at kumabante rin yung kagamitan. Sa mas mataas pang yugto ng industrial na manufaktura na sumulpot ng invento ang steam engine at mga makina ng paggawa sa ikalawang bahagi ng ika-18 siglo sa Pransya at Inglaterra. Maraming salamat po, Kadyo. Ito yung pang-apat na katanungan. Maari bang makapagbigay ng halimbawa ng mga pag-aalsang mga antipedal at antikolonyal sa Pilipinas na maihahalin tulad o kapareho o naimpluwensyahan ng kilusang reformasyon, protestantismo sa loob ng simbahan noong panahon ng Enlightenment o bago ang Revolusyong KKK ni Bonifacio at ang pagkakatayo ng PKP 1930? Kasi nabanggit kanina sa video representation, may mga pag-aalsang mga magsasaka sa Europa, no? Sa Germany. Mahalaga ito din dahil sa noong 1600s na sumulpot ang burguesya at manggagawa sa sinapupunan ng feudalismo, ay mararahas ang mga pag-aalsang magsasaka sa Germany at Europe na suportado ng mga leader sa reformasyon sa loob ng simbahan. Higit sa 200 pag-aalsang lokal ang nangyari sa Pilipinas sa iba't ibang dahilan magmula ng maging kolonya ito ng Espanya. Madalas na dahilan ang papapataw ng buwis sa produkto ng mga tao, labis na sa pilitang patrabaho at diskriminasyon sa pagkilala sa mga kapatirang relihiyoso. Pero pinakamalaking paglaban sa kolonyalismong Espanyol na relihiyon ang batayan ay ginawa ng mga Muslim sa Mindanao. Ang sumunod na malaking problema na may katangiang relihiyoso ay ang pagsulpot ng kilusang sekularisasyon sa loob ng simbahang Katoliko. Layon nitong papalitan na ng mga paring sekular ang mga pastilang praile ng mga ording misyonaryo. Lumaganap ang pambansang kamalayan sa mga katutubo at sa mga mistiso ng ginarote sina Padre Gomez, Burgos at Zamora dahil sa pagiging leader ng kilusang sekularisasyon. Sabi ni Rizal na kung hindi dahil sa pagkamartir ng Gumburusa, hindi siya naging kalaban sa Kastila. Tapat ang kilusang ito sa simbahang Katoliko Romano, sinuway lamang nila ang pagmamatigas ng mga praile na sila pa rin ang tumangan sa mga parokya kahit marami na ang paring sekular para rito. Ang tunay na katumbas ng Reformation ay ang kilusang pinamunuan ni Padre Gregorio Aglipay. Pinapuntan siya ng Kastilang Obispo ng Maynila para kumbinsihin ang revolusyonaryong gobyerno na mamayapa. Halip, siya si Aglipay na sumanib sa revolusyon at siya pa ang naging vicar general ng revolusyon. At sa takbo ng revolusyon, maraming katolikong pare sa kabuluan, lalo na sa Hilaga, ang humiwalay sa simbahang Katoliko Romano hanggang itayo ang Iglesia Pilipina Independiente. Sige po, Professor Semarizon, panglimang tanong po,
Bakit papayapang evolusyon ang nangyaring panunumbalik ng kapitalismo sa modernong revisionistong Soviet Union? Bakit hindi humantong sa marahas na panunumbalik ng kapitalismo po tulad ng mga nangyaring marahas na agawan ng burgesya at monarkiya noong 1500 sa Inglaterra? Tulad po ng revolusyon ni Cromwell at mga serye ng revolusyon sa Pransya, particular po noong 1830-1848, kung saan nakapanumbalik ang monarkiya at muling naibagsak at naitayo ang French Second Republic. So bakit po mapayapang evolusyon yung nangyari pabalik sa revisionismo? Nanatili pang batas na bakal na kailangan ng armadong revolusyon para ibagsak ang isang mapangaping nag-aaring sistemang lipunan. Subalit sa pagsulpot at pangingibabaw ng makabagong revisionismo sa Unyong Soviet, sinabi na ni Kasamang Mao na hindi kailangan ng armadong revolusyon para ibalik ang atrasadong lipunan mula sa abanteng lipunan tulad ng kapitalismo, mula sa sosyalismo, sa pamamagitan ng makabagong revisionismo at gradual na evolusyon. Pero sa katotohanan, hindi ganap na walang karahasan sa lubusan at ganap na pagpapanumbalik ng kapitalismo sa bansang sosyalista. Una, nagmaneobra si Khrushchev para hati-hatiin ng mga tapat kay Stalin, kina Molotov, Brusilov at Malenkov. Pagkatapos, kinawa niya ang kudeta para ilaglag ang mga maka-Stalin sa partido, hukbo at estado. Ganun ang nangyari sa China sa kahabaan ng Great Proletarian Cultural Revolution mula 1966 hanggang 1976 para mangibabaw ang kaliwa at gitna sa pamumuno ni Mao, pero may palikuliko ang CPCR, ang Cultural Revolution, kung saan nahahati ang nasa kaliwa at sa endgame na ng 1976 sa pagyaw ni Mao, nagsama ang kanan sa pamumuno ni Deng Xiaoping at mga sentrista sa pamumuno ni Hua Kofeng. Nagkudita sila, hindi lang ang tinawag na Gang of Four ang inaresto at ikinulong, kundi libo-libong mga kadre ng partido at nagsampa sa partido ng milyon-milyong bagong kasapi na salungat sa Cultural Revolution at sumusunod sa linya ni Deng. Sa ilang lugar, nagkaroon ng ilang sandataang labanan, pero nangibabaw ang kombinasyon ng kanan at sentrista. Malinaw po itong sagot ni Ka-Uma, Ate Ka-Joy, no? Kasi ang parang lumitaw ay mayroong peaceful na transition of evolution sa kapitalismo. Pero itong mga ipinahayag ni Kajoma, nakita na meron talagang violent o marahas na panunumbalik ng kapitalismo sa Soviet at China. Ito yung pang-anim na katanungan, Kajo. Bago yung pang-anim, merong karugtong na tanong. Ah, ganun ba? Ah, okay yan. Apo, Professor, meron po kasing follow-up question dun sa number 5. Galing po ito kay Paul ng Tomantik KMUST. Tanong niyo po, bakit naka-atras ang sosyalismo sa kapitalismo dahil sa modernong revisionismo? Ngunit hindi naka-atras sa kapitalismo sa feudalismo o feudalismo sa lipunang alipin? Malinaw po yung tanong. Bakit naka-atras mula sosyalismo o kapitalismo? Alam niyo, mayroong palikuliko yan, yung pagsulong at pag-atras. Dahil yung bagong lipunan nanggagaling sa luma, mula sa sinapupunan. At saka sa particular na kaso ng sosyalismo, sumulpot sa mga bansang hindi gaanong abante, kasing abante ng mga tulad ng Inglaterra, Europe, Pransya, etc. So ibig sabihin halimbawa sa Russia, yung bangat may mga inklabo ng industrial kapitalismo, lumalangoy sa karagatan ng feudalismo at medievalismo. Yung
yung malawak, yung feudalismo, lalo na yung Rusya nagkahari sa iba't ibang nasyonalidad. No? So, nandun na ang uring manggagawa, nandun na ang industrial kapitalismo, pero ano pa, pinapalibutan. Ngayon, nandaig ang kwan, ang sosyalistang revolusyon, linampasan niya yung ano, Burgesis Demokratiko sa pagtumba ng Burgesis na, Burgesis na Demokratikong Rehimen ni Kerensky na nasa ano yon, nasa anyong luma, no? Bale ano eh, sabay din yun, natupad din yung makabagong pambansang o kaya Burgesis Demokratikong Revolusyon, pero panandi ano yon, yung ano yon, kasabay na yung ano, yung pag taas ng uring proletaryado bilang namumunong uri, at pwede nang ano sa pagbagsak ng Kerensky government, pwede nang ano, pwede nang ano umpisahan ang sosyalistang revolusyon, bagamat ano yan, may mga transition measures. At sa transition period, nagkaroon pa nga ng new economic policy, mga concession sa mga maliliit na kapitalista hanggang sa mga mayayamang magsasaka. Ibig sabihin, yung kalagayan ay kwan, may pagka halo-halo at madaling sumulpot ang mga tunguhing kanang oportunista at kaliwang oportunista rin. Sa kanang oportunismo, nandun yung ano, yun ay tunguhin o current na pinamuan ni Bukharin. Ipinanindigan niya na kailangan pa ng kapitalismo para magkaroon ng bataya ng sosyalismo. Pagkatano eh, sosyalismo ikaw na eh. May tatayo lamang dahil sa pag-abante ng kapitalismo yon. Ano? Pagkatapos sa kabila naman, yung kaliwang oportunismo ni Trotsky, ano yon? Gusto. Yung ano, bakit kailangan pa mga transition measure? Tira, kagad. Sa sosyalismo na wala ng ano, wala ng konsesyon at wala ng yung mga paraan para mapangibabawan yung mga problema dahil sa gera at problema ng ano yung kababaan ng ano antas ng ano development ng mga ng means of production. Kaya may debate ng ganyan. Ngayon kahit na naibsan lahat 'yan sa pagsasagawa ng magkakasunod, mga serye ng ano, 5-year plan at naitayo ang sosyalistang industriya at na collectivize ang agrikultura, ano pa rin ang susunod na problema? Yung ano, nananatili pa rin yung ideya na para mapahusay ang takbo ng sosyalismo, kailangan pa rin gumawa ng mga paraan para magamit ang kapitalismo. Ha? Nang mapabilis yung pag-unlad. Si Stalin magaling sa ano, may dalawang ano punto de vista yan. Yung may nagsasabi na ano, ano yung pagbigyan yung mga elementong ano, may katangian pang burges para sila yung magdala ng mga pamamaraang kapitalista at matulungan ang pag-unlad ng sosyalismo. Si ano, si talaga magaling si Stalin. Si Stalin din niya tinanggihan yung ano, paggamit ng ano, relasyon sa mga bansang burges dahil ang nasa krisis, kung matanda ninyo 1930s yan, may pandaigdigang krisis sa mga bansang kapitalista at malakas ang mga kilusang kaliwa, mga kilusang pinamumuno ng uring manggagawa sa mga bansang kapitalista at yung mga ano dahil sa may crisis yung mga maraming empresa na ano yon, they were begging for contracts abroad, so ang ginamit ni Stalin ano yung nakakuha ng mga abanteng instrumento kagamitan sa produksyon, nakabili siya at
ang mabuti pa, halimbawa, magbigay ko na ilang halimbawa, dahil sa malakas na agos ng kaliwa, yung agos na makamanggagawa, pati yung mga chief engineer ng General Electric at General Motors, nagiging komunista na at ano, yung at yung may panawagan pa na sinong gustong tumulong sa Soviet Socialist Revolution, pwede magpunta sa Russia bilang mga voluntaryo. So ganun, na-aprobetsya ano yung katayuan ng kaunluran sa industrial na kapitalismo na gamit ni Stalin nang walang ano, walang katulad ng ginawa sa China na gumawa ng ano, foreign investment law, nagpaluwag sa pagpasok ng pati hindi na lang mga pautang kundi pati mga investments. Pero ganun pa man, kahit mas magaling yung ginawa ni Stalin sa pag-aprobetsya sa krisis ng kapitalismo sa labas ng Union Soviet, hindi na wala yung ano, kasakiman, yung ikang greed, no? At yung sa alam ninyo, yung sa mahabang panahon, yung ganito eh, may example si Mao eh. Si Mao, anak ng mayamang magsasakayan at may maraming katulad siyang mga anak din na magsasaka na pumasok sa normal school, sa teacher school. At nung nakakapag-aral na yung mga klase niya, anak na magsasaka, nahihiya sila. Pag dumarating yung mga magulang nilang magsasaka, pag bumibisita, ibig sabihin, pati anak ng mga manggagawa at magsasaka, pag nakapag-aral na, ano, nag-iiba yung punto de vista, nagiging petiburgis ang attitude, no? So ganyan din, sa dinami ng pinaaral ng sosyalismo, yung mga galing sa mga uring inaape, dating inaape, ano yun, nagkakaroon sila, yung edukasyon nila, at yung mas mabuting kalagayan nila, hindi na nagtatrabaho ginagamit na nilang balikat at braso nila, yung mas utak nang ginagamit, nagkakaroon sila ng alienation sa uring anak pawis. Ganyan ang nangyari. At pagkatapos, papasok sila sa partido, sa estado, magiging mga opisyal, pwede siyang mawili sa mga pribilehyo at sila ay maiiba na. Kaya sa Cultural Revolution, gumawa ng paraan para yung mga buruk, mga opisyal, mga kadre ng partido at estado, sila ay makipamuhay at makitrabaho sa mga nagpawis sa pabrika, yung mga mismong kadre na mumuno, kailangan din may panahon na sila ay nagtatrabaho, working on the bench. Ganun din. Yung mga namumuno pwedeng magpunta sa kanayunan at magtrabaho para malaman nila ang kalagayan at pamumuhay at pagtrabaho ng uring manggawa. So mga solusyon yan. Dahil susulpot yung dahil sa ilang pribilehyo. Alam mo naman, hindi maiwasan para mas efficient yung trabaho ng mga namumuno, mga kadre, ay may kotse yan. Na? Mamaya mawiwili yan Isipin nila, iba sila sa karaniwang tao. Kaya importante yung edukasyon. Kaya nag-cultural revolution sa China dahil sa gusto nilang lutasin yung tunguhin sa pag-iisip at yung mga current na napapahiwalay sa mga nakpawis. Ganun pa man, kahit na ang mabuti sa China, nagkaroon ng cultural revolution at may naipakita ang mga prinsipyo at pamamaraan ng pagharap sa mga ganyang problema ng revisionismo. Yung unang sa unang bahagi, pagkahiwalay sa kondisyon ng masa, pagkaroon ng mga attitude na privilehiyado,
at mamaya na uuwi na yan sa pagsasamantala sa mga kagamitan ng ano ng estado at partido at yung kanyang kapangyarihan, yung ano yan, palalakihin nila yung mga kanilang mga allowances, mga ganyan. Maraming paraan yan eh. Yung nung ako ay kwan eh, na may dumadalaw sa Chile, ay kwan eh. May mga ilang lumalapit sa akin, no? Yung gusto nila makabili ng mga bagay na Western product mula sa ano yan, sa Friendship Store. Kasi ano yan eh, yung kontrolado yung ano eh, yung pamimili ng mga foreign things doon sa, mailalo na yung kwan, may katangyang luxury items sa mga Friendship Store, na ganun. O kaya may nagbibiyahe na opisyal ng ano ng partido pag napupunta sa mga bansang kapitalista, ay ba yung ano yun, ginagawa nila ng ano yung shopping trip na yung ano yung yun yung mga maliliit na ganun instances pa yung pahiwalay, imbis na ibalik yung ano ibalik sa estado yung ano yun, na savings sa pondo para sa biyahe, angkinin na nila yun. Yung ganun din. Yung tuhing, ano, alam nyo, yung diwang ano, mapanilbi sa iba, fundamental spirit yan. Pero fundamental na ano rin, tunguhin din yung, ano, yung pagiging makasarili. Kung hindi mo binantayan yung, yung pagka makasarili, you don't fight self-interest, wala kang mga paraan sa, para, o kaya wala kang vigilance sa ganyang problema, hindi mo malulutas. Mamaya, lalaki ang problema yan at beyond control. Ngayon, hindi ko na ipaliwanag yan. Dahil sa yung sa aking unang sagot, yung ano, yung may pagkahalo-halo ng sitwasyon na sa isang bansang ano, naging sosyalista na galing sa mas mababang antas na ano, ng development sa kung ihambing sa ibang mga bansang industrial. Yung hindi naman sinabi ni Marx ano eh, kailangang ano sumulpot ang sosyalismo sa mga pinakabanting industrial na bansang kapitalista. Hindi naman sinabi niya yun eh. Pero ano, sentido ko mo, madaling makita natin na ano, kung mas malakas kung ang ekonomi, kung ano, kung mas mataas ang antas ng ekonomiya, mas mal, tulad ng industrial na kapitalista na mas lubos ang pagka-industrial kapitalista, hindi tulad ng Russia noon na ano, may ano yung industrial capitalist enclaves ikwan, surrounded, encircled by an ocean of feudalism. Yung ano naman, mas malakas ang ano, ang resistensya ng ganung abanting ano, industrial na kapitalist na bansa. Yung imperialista nga yan eh, yung na may pinakamodernong kagamitan. At halimbawa, Inglaterra, siyang pinakamabuting, pinakamahusay na batayan ng socialismo, pag-uusay kong batayan. Pero ang political ability niyan para labanan ang proletarian revolution mas mataas. At kung makita mo sa Germany na abanteng industrial na kapitalista, ano pa, bago World War II, di ba? Nung hindi na nakayanan ng ng, ano, ng Social Democratic Party na lituin at italilis ang ano, tunguhin ng unang manggagawa, nagganoon na, pasismo na ang ginawa. Bago mag ang ano ang nagaharing burges na uri, hindi basta-basta ano yon nagsusurrender ng kanyang kapangyarihan, ano yon gagamit ng mga pasistang pamamaraan para labanan. Gayunman,
Ganito rin naman, no? Ano man yung kwanti po ng ano, panunubil, basta tumindi yung panunubil, doon nagbubuhat yung ano, determinasyon naman ng masang ape na lumaban, no? Kaya nga, no? Importante din hangarin. Kailangan ano yung sa pamamagitan ng tunggalian, doon nakikita doon napapanday mga puwersang revolusyonaryo at doon nila nalalaman kung paano magwage. Pero ganito, para sabihin ko sa iyo, kailangan may komparasyon tayo sa ano, sa pagkuha ng kapangyarihang pampolitika ng uring burges. Kung ang sa Pransya, ang unang bansa kung saan nakapangagaw ng kapangyarihan ng Juan Burges, ha? Alam niyo yung period ng French Revolution, properly yung Juan Revolution laban sa sa mga nobilidad, ha? 1789 to 1793 yan hanggang pugutan na si ano hanggang ano patalsikin yung hari no yung nobilidad ano na yan ibinagsak yung burgesiya ang namuno at ginawa niyang bandila yung ano gutay na damit yung the rags of the poor no and then karoon ng alyansa yung mga burges mga manggagawa mga plebeyan at mga magsasaka laban sa feudal na nobilidad no pagkatapos di ba nung may tumba yung hari kwan eh 1783 pagkatapos sinundan niya ng French Terror yung reign of terror 1783 to 84 pagkatapos pero yung ano French Terror na yan kumparin yan bagamat may kalabisan ano yun basically ano pa rin yan bahagi ng pag-alsa ng mismong bansa at nanginig ang burgesiya at by 1990 nang ibabaw ang burgesiya sinugpo at nagkaroon ng corrupt na directorate 1785 by 1789 si Napoleon nagkudeta yung 1799 at umpisa na yung ano yung empire building ni ano nitong si Napoleon so mas maiksi pang panahon doon sa panimulang sulpot sa unang sulpot ng kapitalismo liberal yung ano na hindi natupad yung mga rights of man na magaling pagka formula yung talagang ano abante yan sa ano feudal na kalagayan. Dito yung kaso ng ano mga bansang sosyalista, mga dekadang tinakbo ang ano at least 1917 to 1956 yung ano Union Soviet, ang China naman 1949 hanggang 76 ano pa maliwanag na sosyalista pa, mas matibay ang umpisa ng sosyalismo kaysa umpisa ng ano kapitalismo sa paghawak ng kapangyarihan. Okay po, maraming pong salamat sa
Pagsagot po sa ating additional questions. Tads? Ayun, kaugnay din dyan. Ito pang sumunod na katanungan. Kajoma, sa transition ng mga sistemang panlipunan mula feudalismo tungo sa kapitalismo, ano ang mga pagkakaiba ng burgesyang manufaktura, burgesyang kalakalan at burgesyang industrial? Ano ang kaibahan ng mga ito sa burgesya komprador na mangingibabaw na uri sa mga atrasado, kolonya at palakolonyang lipunan? Bakit walang burgesyang kalakalan at burgesyang industrial? Bakit walang burgesyang industrial sa Pilipinas at ang mas nangingibabaw ay burgesya komprador? Yun po yung katanungan, Professor James. May dalawang tipo ng pag-iwan sa feudalismo noong kapitalismo. Unang tipo ang transisyon o pagnipa sa industrial na kapitalismo tulad sa Inglaterra, Estados Unidos at iba pa. Ang unang industrial kapitalista ang namuno sa proseso ng pagbabago at sinasakyan ito ng merkantil na uring kapitalista at mga naglalatag ng kapitalistang agrikultura. At siya pangala, dapat isingit ko yung puntong ano, yung ang economic development ng kapitalismo o anumang bagong economic formation na una sa pag-agaw ng kapangyarihan sa dati ng kapangyarihan na ano sa dati ng uring ano tumatangan ng ano estado poder, no? So ganoon, yung ibig sabihin yung capitalist development na una sa French Revolution, no? Itinakbo yung kanay yung robust kind of capitalism eh 13th century na yan nung sa Mediterranean trade ng Italy tapos dominion sa ano sa merchant capitalism ng ano Netherlands at saka Inglaterra pagkatapos industrial capitalism na ng France at Inglaterra. So ganyan pero yung sa pag agaw ng kapangyarihan ng uring burges doon pa lang sa no 1783 ano sinagawa. So ganon ang ikalawang tipo, mapunta na ako sa ikalawang tipo ng ano ng pagtungo sa kapitalismo. Ang ikalawang tipo ay tulad ng Pilipinas at iba pang hindi ganap na nakaabante sa yugto ng industrial kapitalismo. Sa kaso ng Pilipinas, ang feudalismo ay sa kabuuan nakalipat na sa malapudal na sistema sa ilalim ng imperialismo. Ang namumunong uring kapitalista ay ang malalaking komprador na siyang ahente ng mga imperialista sa pinansya at pangangalakal. Yung ano, hindi industrial na kapitalista namumuno dyan. Ano gumagamit lang yung komprador kapitalista ng ano mga inangkat na ano kasangkapan sa industrial na produksyon nananatili pa rin ang malawak na labi ng tradisyonal na uri ng Panginoong may lupa. Malakas pa rin sila sa politika sa mga lokalidad pero pinakamalaking kapital ang nakaipon sa kamay ng uring malaking komprador. Ang pinakamalaking mga opisyal ng reaksyonaryong gobyerno ang gumaganap ng papel na malaking burokrata kapitalista dahil sa kanilang pangangatawan ng interes ng malaking komprador burguesya at mga pinakamalaking asendero ng Pilipinas. Yung mga pinakamalaking asendero ay kadalasan malaking komprador din. Halimbawa, Hacienda Luisita, ano yan, malaking ano yan, malaking feudal na pag-aari. Pero malapyudal sa punto na kaakibat ng ano, mga lumang pamamaraan sa produksyon na may katangian feudal at may katangian na rin kapitalista dahil may farm workers, no? May binabayaran ng sahod. Yung ano, merong ano, trading firm, mga kuhuangko. Nat yun ang gumagawa sa kanila bilang mga komprador kasi yung asukal ano yun eh malaking kanya eh tipo ng export
product yan nung araw. Hanggang ngayon eh, ano pa rin, may halaga pa rin yung export. Pagkatapos, yung export income ginagamit sa pag-import ng mga yaring produkto mula sa mga bansang kapitalista. Kaya malaking komprador batay sa feudal na pag-aari yung ano, Hacienda Luisista. Ganyan ang kaso ng mga malalaking yung ano eh, yung mga Ayala na siyang pinakamalaking komprador sa mahabang panahon. May mga asyenda yan. Isipin na lang ninyo yung mga asyenda nila sa Calatagan o isipin lang ninyo yung ano, yung malaking kalupaan sa Makati na tinayuan ng malaking city, modernong city. Ganyan. Walang malaking komprador na hindi nagmamayari ng malaking lupa. Kahit yung mga bagong sulpot na mayayaman sa private construction, mga bilyar, mga sea na ano, merong pang ano yan, supermarket chain yung sea. Ano yan? May lupa yan kasi kailangan mag-acquire ka ng lupa para mag-real estate ka. Para mag-real estate business ka, mag-acquire ka ng lupa. And that means ano, yung gumagamit ka ng mga paraang feudal para ano yon, kung hindi ka namimili sa mga nababangkrap na may-ari ng lupa, kaya nang-aagaw ka ng lupa sa mga lupang itinuturing na ano, public domain, no? Yan, kasabwat na nila yung malalaking burokrata kapitalista sa pagkuha ng lupa para sa mga itong mga latest way to make big comprador operations na no, real estate and private construction. Maraming salamat po, Kajoma. Ito po pa yung kasunod na tanong. Sa kontradiksyon ng luma at bagong lipunan, tama ba yun? Sige po, Tads. Sa kontradiksyon ng luma at bagong lipunan, sa batas ng kadiktatibong pagbabago, ay may tinatawag na sublasyon o sublation. Pananatili pa ng hibla ng lumang lipunan kahit nang ibabaw ng bago. Sa yugto ng sosyalismo, parang natalakay mo na rin ito kanina eh. Sa yugto ng sosyalismo, may prinsipyo ng pagtatransforma sa mga mabubuting salik ng kapitalismo para sa sosyalistang revolusyon, transisyon at konstruksyon. Ano-ano po ang mga ito? At totoo na kahit na inabot ang yugto ng sosyalismo, may pananatili pa ng mga labi ng lumang lipunan. Kung ngayon, may transition measures na kailangan gamitin. Lalo na kung sa proseso ng revolusyon, may ginawang mga destruksyon o pinsalang kaaway sa ekonomiya, politika, kultura, at iba pang aspeto ng lipunan. Sa halimbawa ng Russia, nagkaroon ng new economic policy magmula 1922 hanggang 1927 para gumawa ng mga transition measures para buhayan agad ang ekonomiya. Ganun din sa China sa panahon ng rehabilitasyon at konsolidasyon mula 1949 hanggang 1952. Bagamat nasa kamay ng sosyalistang estado ang mga pangunahing industriya, malakihang transportasyon, minahan, malalaking asyenda at ibang estratehikong bahagi ng ekonomiya, binibigyan ng konsesyon ng mga makabayang may empresa at mga ngalakal, mayamang magsasaka at maliliit na empresa, mga manager sa mga dating empresa at mga puno ng opisina sa gobyerno. Alam naman ninyo yon, yung hindi sapat ang bilang ng mga ano, kadre at mga pulang mandirigma para ano, magampanan nila ang lahat ng ang papel na ginagampanan ng mga napakaraming ano, empleyado sa gobyerno at yung ano, yung mga manager at engineer, hindi mo basta mapapatalsik yan, mas magastos pag ano, tinakot mo at pinatalsik mo yan. Mas mabuti himukin mo sila. Magkaroon ng mga pag-aaral sa sosyalismo at patasin mo pa yung kanilang sahod. Ha? Yung may tinawag nila ninyo na buying off policy.
Kasi kung ano yun, lumayas yan, namang kaya na tumalis sa Pilipinas, mas magastos yung ano, kumuha ka ng mga foreign experts, no? Kailangan pa rin ng foreign experts, pero kung labis-labis na dahil ano, hindi mo alam i-handle yung mga nasa middle rank ng mga empleyado, siyempre maliwanag na pag sa lower rank si Ekwan, dati nang inorganisa, pero sa middle rank, yung bahagi ng mga manager, para matanganan mo yung mga empresa kada at yung mga opisina ng gobyerno, ang ano lang, alisin mo yung nasa yung top layer na may mga krimen na o masyadong ano kontra-revolusyonaryo lang, alisin mo. Sapat ang ano bilang ng mga kadre na papalit doon. Pero mas mahalaga nung ano pangaralan mo sa sosyalismo yung ano yung nasa layer lower than yung layer na pinakasipsip sa mga sa nagsasamantalang uri. Ngayon naman sa agrikultura, ipamumutbon ang lupa sa mga magsasaka, sa mga magsasakang walang lupa bago umpisan ang yung pagpapaunlad ng kolektibisasyon. Yung alam niyo hindi pwedeng kanyon, biglahin mo yung mga habang tumatakbo yung revolusyon sa malaga feudal na kalagayan, di ba? May pangako na magkaroon sariling lupa yung mga magsasaka. Ngayon, kung hindi mo tuparin yan, iiwanan ka ng uring magsasaka at hindi mo naman kayang ano, hindi mo naman kayang patakbuhin yung produksyon sa agrikultura nang hindi mo pangbibigyan yung ano pag-aaral ipinangako, hindi mo tutuparin yung pinangako ng ano magkaroon ng lupa mga walang lupa. Ang may titulo silang ibibigay mo. Pagkatapos isusunod mo na yung ano yung cooperativization. Kaya mali yung ano panawagan na nationalization at ano lumabas kagad sa collectivization. Kailangan tuparin yung ano pangako ng magkaroon sariling lupa ang mga walang lupa at isusunod yung payugtuyugtong collectivization. Sa hanay ng mga manggagawa, mayroon pa rin wage differential sa mga manggagawa. Hindi pwedeng gawing uniforme mga ano wages. Eh kung yung mga manager ng lumang sistema, pagbibigyan mo eh, bakit hindi yung kwan, sa uhanay ng mga uring manggagawa, yung mas may higher skills, may higher training, ano pa rin niya, may wage differentials, kahit naman sa ano, paggawa ng komodidad, ng commodity, ekwan, na average labor time pinag-usapan dyan, pero ano pa rin, sa traffic ng paggawa, yung ano yung may pagkakaiba-iba yung kontribusyon ng ano ng mga section ng mga manggagawa. Subalit hindi na makakamkam ang uring kapitalista ng walang ano ang mga kapitalista bibigyan mo pa ng konsesyon. Ayun lang, may ilagyan mo ng ano restraint yung ano pagkuha ng tubo. Primero ano yan eh, pwede pa silang tumanggap ng dividends, but eventually yung dating tubo nila sa forma ng dividendo na walang limitasyon, yung parang pera na lang na nakabangko, interest na lang tatanggapin nila. Total, ano, wala na silang pangangailangan eh, na yung mga anak nila pwedeng mag-aral dahil mga ano sila, mga makabayang puwersa naman sila kapagamat kapitalista at saka maginhawang pa rin ang buhay nila. Yung ano, pero yung pagkuha na lang nilang tubo, meron ng ano, restraint. Yan ang ano, debate ng mga nasa kanan at kaliwa sa China.
sila Deng Xiaoping at Liu Shaoqi gusto nilang patagalin yung pagtanggap ng mga kapitalista ng tubo ng walang limitasyon. Ang labis na produkto ng lipunan ay pangunahing pupunta sa pagpapatas ng pasahod, pagpapalawak ng produksyon, serbisyo sosyal, depensa at administrasyon. Mananatili ang karapatang burges demokratiko para sa kapakanan ng mga maindibidwal at grupo ng panggitnang saray at mga nakawi, subalit hindi sa malalaking komprador, Panginoong may lupa, burokrata kapitalista at kontrarebolusyonaryo na dapat alisan ng mga karapatang lumahok sa politika, sampo ng karapatang maghalal at mahalal. Pag gano'n yan, hinayaan mo yung mga dating halimaw na magkampanya at yung pwedeng ihalal at manghalal sila, ay dako, tulad sa Paris Commune, walang ganyang restriction, madaling makapangbalik sa kapangyarihan ang uring itinumba. Ang mga dating karapatang burges demokratiko ay mapapaloob sa sosyalistang konstitusyon, bago ng konstitusyon. Hindi na yung liberal demokratiko na konstitusyon. Bagamat may mga karapatang carried over sa liberal constitution para sa pakinabang ng mga nasa uring saray, na mga panggitang saray at sa mga nakpawis. Maraming salamat, Kajo. Joy, meron pa mga tanong. Marami pa. Ano po? Marami pa po. Para po sa pangwalong katanungan, sa pag-unad po ng kaalaman ng tao, paano natin susuriin social realism? Ito ba idealismo o materialismo? Paano ba natin ito dapat tinitignan at ginagamit bilang Marxista po tayo, lalo sa halin ng mga manggagawang pangkultura? Ang social realism ni Gorky ay umaayon sa pilosopya ng dialektikong materialismo at sa praktika ng sosyalistang revolusyon. Payayabungin ito sa hanay ng mga artista, malikhaing manunulat at iba pang kumikilos sa larangan ng kultura. Dapat naglalarawan ang panitikan at sining sa kalagayan, pangangailangan, pakikibaka at aspirasyon ng mga nagpawis. Dapat maging bayani ang mga manggagawa, magkasaka at mga pulang mandirigma. Dapat sa pamamagitan ng mga ito, mapapataas ang kapasyahan at diwa ng mga manggagawa at magsaka na lumaban sa mga kaaway na uri at iba yung ipagtagumpay ang revolusyon. Sabi ni kasamang Mao na gusto rin niya ang revolusyonaryong romantisismo. Kasama na rin ito sa realismong sosyal bilang pagtutuon sa inspirasyon na makakagapi sa kahit anong balakid sa tuloy-tuloy na pagsulong ng sosyalistang revolusyon at konstruksyon hanggang komunismo. Ayos. Maraming pong salamat. Hindi po. Ito po. Bato mo yung number 9 natin. Matapos magtagumpay ang Russia at China, may mga bansang nagpatuloy ng kanilang pakikibaka. May mga bansa na nag-claim na sila ay sosyalistang bayan, katulad ng Cuba, Vietnam at North Korea. Tama bang sabihin na sila ay sosyalista na o may mas tama bang termino para sa kanila? Ano ba talaga ang kanilang status? Madali natin sabihin na sila ay mga bansang anti-imperialista at may mga aspirasyon na sosyalista. At rin, may mga aspeto ng sosyalismo na nasa kanila. Halimbawa, meron ding ang publicly owned state enterprises at yung may mga social services malaki kaysa ibang bansa at may pagrespeto sila sa pamumuno ng uring manggagawa. Dapat respetuhin ang Cuba, Vietnam, DPRK o North Korea sa pagtawag nila sa sarili nilang bansa bilang mga bansang sosyalista, sapagkat aspirasyon nila maging sosyalista at may mga elemento ng sosyalismo na taglay nila.
tulad ng pagtataguyod ng makauring pumuno ng uring proletaryado at ng Partido Komunista, programa ng sosyalistang revolusyon at konstruksyon, publikong pag-aari sa mga pangunahing kasangkapan sa produksyon at malawak na serbisyo sosyal. Kung tingnan natin ang unang internasyonal, nakalahok ang iba't ibang tipo ng partido at grupo dahil sa kalagayan. Yung ano, hindi po masyadong abante, no? Noon, kaya kailangan may pagluluwag sa pagsasama-sama ng mga puwersang antikapitalista. Di ba, kasama na pati yung sila Proudhon, yung mga pagkatapos, yung mga agrarian revolutionary sa Eastern Europe na sasama. Ngayon, dapat flexible tayo sa pagbibigay ng respeto at pagpulungan sa mga partido at bansang lumalaban sa imperialismo at ng kataguyod ng bansang kasarinlan at sosyalismo. Wala tayong problema sa Cuba, Vietnam at DPRK. Tunay ng ating pambansang soberanya at integridad ng teritoryo. At wala silang patakaran at praktika na salungat o nakakalito sa hanay ng kilusang revolusyonaryo ng mamamayang Pilipino. Bagamat nananatili ang leksyon sa kasaysayan, natabig ng dating issue tungkol sa pagsunod o hindi pagsunod sa revisionismo at social imperialismo ng Unyong Soviet. Dahil sa nawala na ito, napatunayan ng patay sa malubhang sakit. Ano yan, nag-ibang kalagayan na, no? Medyo kanyo, yung doon ano, sumulpot ang revisionismo at social imperialismo sa Union Soviet. Kailangan talagang patikusin mo yung pagsulpot na yon dahil ano, malaking pinsala sa kilusang proletaryo socialista. Ngayon, lalo pang lumubhang kalagayan, China sumunod sa pagiging revisionista. Ngayon, imbis na ano, maghahamting ka ng mga babatikusin mong bansang revisionista, ano yon? Kung nakikita mo naman na anti-imperialista, yung kwan, by some measure, sa isang sa anumang mabuting sukatan, eh nakikita mo ng temperilis na nakakatulong sa pag-unlad ng kilusang proletaryo sosyalista. Ano na yan? Makita mo, iba ng kalagayan, no? Talagang ano, ngayon, inasahan natin yung pag-ano eh, yung muling pag-usad ng World Proletarian Revolution. Wala na yung panahon ng 1956 na ano, sangkatlo ng sangkatauhan eh, kwan eh. Pinamamahalaan na ng mga partido ng uring manggagawa. May pag-atras, ha? At kailangan bumagay, umangkop sa pag-atras para makasulong muli. Pwede na tayo ba? Akin po, maraming... sige po, maraming po salamat, Professor. Pang sampung tanong po, ang sosyalismo ay isang epokal na kapanahunan na naglalayong pawiin ang pribadong pagmamay-ari ng mga kasangkapan sa produksyon at itransforma tungo sa pagiging pampublikong pag-aari. Kasabay ba nito, inaalis natin ang pribadong konsepto ng pamilya? Magkasundo ang sosyalistang publikong pag-aari ng mga kasangkapan sa produksyon at pamilyang hindi binuo pinairal dahil sa konsiderasyon ng pribadong pag-aari ng lupa o ano pong sangkapan sa produksyon, kundi dahil sa pagmamahal, pagtangkilik sa sosyalismo at pagkakataon ng sapat na ari-arian ng napangkonsumo batay sa trabaho. Sa yugto ng barbarismo ng primitibong komuna, totoong sumulpot ang mga pamilyang nagmamay-ari ng lupa at mga hayop. Batay dito, lumitaw ang pamilyang nakasentro sa padre de familia, pribadong pag-aari ng kasangkapan sa produksyon at sistema ng pribadong pamana. Pero sa panahon ng sosyalismo, maglalaho ang pribadong pag-aari sa kasangkapan sa produksyon at papalitan ng sosyalistang sistema ng ekonomiya, politika at kultura ang makasariling ekonomiya, politika at kultura ng burguesya.
Salamat po. Ito po ang isa pang tanong. Walang dudang patungo sa lipunang walang uri ang mga lipunang nahahati sa mga uri sa pamamagitan ng pinakarevolusyonaryong uri ng proletaryado. Sa panong ito, nalutas na ang kontradiksyon ng tao sa tao. Ano ba ang pinakamayor na maaring sumulpot na kontradiksyon sa panahong nalutas na ang kontradiksyon ng tao sa tao? Sa yugto ng komunismo, ang mawawala ay mga uring mapagsamantala. At mawawala rin ang tunggal yan ng mga uri. Hindi mawawala ang tunggal yan ng bago at luma sa hanay ng mga tao at tungkol sa kung ano ang tama o maling ideya o kalakaran. Iiral pa rin ang batas ng kontradiksyon at ito ang patuloy na motor ng pagbabago at kaunlaran. Pero wala ng dominasyon ng uri sa uri at bansa sa bansa. Fundamental ang pagbabago sa kalagayan. Ang malayang pag-iwan ng lahat at hindi para sa kabutihan ng nagaharing uri ng minorya. Joy, may tanong pa, ano? Apo, pang number 12 po na katanungan, may pagsasamantala pa po ba, Prof, sa panahon ng sosyalismo? Wala ng sistematiko at makauring pagsasamantala sosyalismo. May fundamental na pagbabago hindi lamang sa ekonomiya at political, kundi sa kultura at moralidad. Ang anumang pagsasamantala ay madaling mapapansin, matitigil at malulunasan. Ito, may sistema na ang mga tao ay nakakakilala kung ano ang tama at mali, mapagbantay sila. Alam niyo, sosyalismo posible pang may kwan, may mga kadaring abusado, eh? Pwedeng sumulpot. Yung halimbawa, yung sa magandang dahilan, sasabihin nila, o lakayan natin yung tantos ng akumulasyon para mapabilis ang pag-unlad natin. Pagkatapos sisikilin nila yung kabuhayan, ipipress down nila yung wages ng mga manggagawa. Kaya, yung accumulation fund, kinakailangan for expanded reproduction. Ayun, hindi na nauwi sa kapitalista, kundi sa estado para sa kabutihan ng buong lipunan. Pero pwedeng abusuhin yan ng mga namumuno, yung palalakihin nila, yung accumulation fund, yung pondo para sa depensa, sa administrasyon, yung pagkatapos pwede nilang palitin yung social services, tulad na rin ngayon. So, kailangan yung dahil sa revolusyon at naipagpapatuloy yung diwa ng revolusyon at moralidad ng revolusyon at yung antas ng kamalayan ng masa, alam nila na yung mga nasa mga matataas na official, kung pinalalaki nila yung pondo na tangan nila at maglalaampan ng mga discretionary funds na malalaki, lalabanan kagad yan ng masa ng mga kadre at mga kasapian. Walang garantiya na absolutamente mawawala ang mga individual na malisyoso, panlinlang, kriminal o sirang ulo, ganun din, no? Sana'y din na parang matitinoy man. Yung abusado nandyan din. Pero yung may sira, yung ibang unausapin na yan. Dadalhin mo sa, kung may sira lang ng ulo, idalhin sa ospital, sa psychiatrist. Yung kriminal naman na ikukulong mo batay sa ebidensya na kriminal. May mga hindi mo maiwasan yung mga exceptional elements na yan sa anumang sistema. Iba kung yung criminal equan, bahagi siya ng sistema. Kung meron kang presidente katulad ni Duterte, criminal, berdugo at kantuboy na walang kalam-alam at ipatong sa panlilin lang, na ipataw sa kawawang sambayan ng Pilipino. Ano yun? Mismong masa ngayon, kung gusto nila tadyakan, sistemang sosyalista, mas madaling iwasan yung ganyan. Pero posible mangyari. Kaya kailangan, hindi dapat nawawala yung pagiging conscious sa mga karapatan at pagiging vigilant tungkol sa mga namumuno.
Ang antas ng mabuting samahan at kooperasyon ng mga tao ay napakataas at madaling masasaway ang sinumang may masamang ginawa at kung may diferensya sa utak ang isang tao, madali itong dalhin sa klinika ng mga psychiatrist. Si Duterte, tunay siya ay daw nasa isang bansang sosyalista, dapat dinadala na kagad sa ospital yan. Hindi lang tingnan yung kanyang atay dahil sa kakainom at yung ano, titingnan nila mabuti ang kanyang utak, no? Hindi gagawing presidente. Tatanggalin siya pagka-presidente kung natuklasan na nakalusot siya. Okay yun. Salamat po, Kajoma. Malino po yung mga punto na walang sistematiko at makauring pagsasamantala sa sosyalismo at ang akumulasyon ng kapital ay para sa expansion ng produksyon. Ang pagkakaunawa ko dito ay sosyalistang produksyon. Ano? At yung pangatlong punto, ang mataas na kooperasyon ng mga tao sa sistemang sosyalismo ay mas madaling labanan ang mga kriminal, mapanlinlang, at mga sirang ulo at Duterte. So yun po yung naunawaan ko doon. No? Kaya ito po yung dagdag na tanong, medyo mainit-init na tanong ito. Oo, napapanahon yan. Ano po ang masasabi ninyo sa pagkapanalo ni Biden sa US ng pagkapanalo ng mga progresibo at sosyalista tulad ng The Squad na pinangungunahan ni Alexandria AOC, ano po? Masasabi bang protest vote laban sa pasismo, militarismo, rasismo at misogyny at iba pa ang tumalo kay Trump? Makabuluhan ang pagpapatalsik ng mamamayang Amerikano kay Trump, masasabi bang tumatalas ang kontradiksyon sa pamamagitan ng burgesyang Amerikano na siyang nag-aaring uri sa kanila laban sa manggagawa at mamamayan nito? Ano ang mga maaring kahahantungan nito? Ano ang mga tungkulin ng kilusan sa loob at labas ng bansang US at sa Pilipinas? Natalo si Trump dahil sa kalabisan ng kanyang mga patakaran at aksyon laban sa mga manggagawa, diskriminasyon sa mga hindi puti, kababayan at iba pang tao sa USA at laban din sa ibang bansa. Pero si Biden ay kinatawan pa rin ng monopolyong burgesya tulad ni Trump. Ang mga patakaran at aksyon niya ay para pa rin sa mga uring ito. Ika nga, ang pagkakaiba ng Republican at Democratic Party ay tulad ng Coca-Cola at Pepsi-Cola. May masamang record si Biden sa pagiging imperialista. Notoryoso siya sa natagatulak ng bipartisan support para sa imperialist wars of aggression tulad sa Afghanistan, Iraq, Syria, Libya at iba pang lugar. Kilala rin siya na law and order type of leader. Hindi siya malayo kay Obama at Hillary Clinton sa pag-iisip at pagkilos. Kunwari para sa demokrasya pero para sa imperialismong US. Tingnan natin kung mapipigil niya si Duterte sa pagiging fascistang diktador o sa pagmamanipula ng COMELEC automated vote count para gawing presidente si Sara. Patunayan ni Biden sa kaso ng Pilipinas na kaya niyang pasundin ang puppet na US, ng US na rumespeto sa demokrasya at mga karapatang tao. Si Biden kasi no, nangangako matapos ng sa kampanya at nung nanalo na siya, sinabi niya na sa mga bansang sinusuportan ng US at tulad ni specify niya ang Pilipinas tulad ng Turkey, Hungary at Pilipinas, yung dapat ay respeto ang human rights at demokrasya at itigil yung tunguhin yung trend towards authoritarianism, sabi niya. At sabi niya, ang USA kwan will become a more gentle and kind power, no, sa mga tao na nasa US at sa ibang daigdig na rin. So may ganon, may sinasabi yung pagkakaiba. Pero ang US ngayon gipit ang kalagayan niya. Hindi siya gipit sa kawalan ng kasangkapan para sa
pagpapabuti ng kabuhayan, kundi kipit na sa tunggalian nito sa mga kapo niyang imperialistang kapangyarihan, dahil ano, yung naisahan ng US ang sarili, akala niya yung sa pagpartner sa China, yung at pagtitiyak na talong-talo ng Union Soviet sa Cold War, eh kwan yan, ang layuning kapitalista ay banging ibabaw. Pero ano, kinakaligtaan ang kwan, ang alam niyo may pakialam pa rin ang sosyalismo eh sa kasalukuyang problema ng mga imperialistang kapangyarihan. Dahil ano, yung industrial na pundasyon ng Russia at China galing sa sosyalismo. Pagkatapos, nung naging kapitalista sila, ang mga malulusog na imperialistang kapangyarihan na sila, lalong lumakas yung industrial kapitalista na pundasyon. At doon, sumikip ang kapitalistang daigdig para sa mga imperialista. Pero nandiyan lahat ang kasangkapan sa ano yon, produksyon para sa kabutihan ng tao. Pero yung ano, yung sistema ng pag-utrop ng tubo at yung palagi ang pagpapabuti sa kalagayan ng mga nagaharing huri, ayun, yun ang nakakasira sa dapat mangyari. Kung ngayon, dahil sa tunggalian, tuminding tunggalian ng mga imperialistang kapangyarihan, nandyan yung pag-asa ng mga puwersang anti-imperialista, demokratiko at sosyalista na pumangon muli, lumaban dahil ano, sa labis-labis na pagsasamantala at pang-aapi sa ilalim ng neoliberalismo at yung paggamit ng terorismo ng Estado, nagbubunga na ito ng rebolusyon. Ang rebolusyon naman eh, sumusulpot dahil sa kalabisan ng nagkaharing uri. Ganon. So, ang huwag umasa ng kompletamente kay Biden, posibleng masahan lang dyan ekwan yung halimbawa sa Pilipinas, yung intensyon ni Biden maging pogi itsura ng US imperialism. Baka ano yun, yung kalabisan naman ni Duterte sa Pilipinas masusugpo, at dito may pagkakataon ang hindi lang yung konserbatibong oposisyon, yung gustong magpanatili ng sistema, ang malapyudal at malapyudal, kundi sa paghahati-hati ng mga reaksyonaryong puwersa, dyan din makakausad ang mga puwersang makabayan at demokratiko na tumatangkilig sa interes ng mga uring anak pawis. All right, Tads, may additional question pa ba tayo? Natapos na natin yung mga formal na tanong. 13 sila lahat. Maraming salamat po sa pagsagot, Professor Jose Maria Sison. Mukhang wala naman ng mga bagong mga mayor na tanong. Yung kaninang nagpaabot ng tanong, kaugnay doon sa ano yung kahantungan ng sosyalistang revolusyon. At kung sa kaso ng Vietnam, Cuba at DPRK, maaari mo bang sabihin na pwedeng makapagsulong o makapaglunsad ng revolusyong sosyalista na hindi klarong ang isang partido ang namumuno? Kasi nabanggit kanina ni Professor Choma na sila ay mga anti-imperialistang bansa na mayroong elementong sosyalistang aspirasyon. Sige po. Sa mga bansang yan, hindi naman. Gusto niyo mag-comment ako? Opo, yun po. Sa mga bansang yan naman, hindi tayo umaasa na kukuha tayo ng patnubay
At may nakaraan na na pinupuna natin yung halimbawa yung pagsunod ng Vietnam sa Union Soviet, etc. Pero mga issue na tungkol na yan, ano na yon, nalampasan na. Ang importante, pag hindi ka naman kalaban ng isang bansa, ha? Yung ibig sabihin, huwag mong gawing kaaway. Dahil ano, yung lalo ng Pilipinas eh, dapat madiin tayo sa self-reliance dahil wala nang makakatulong talaga ng malaking big brother na socialist, no? Kundi nasa ating karangalan ngayon na tayo ay kuan nasa front line at hindi dependyente sa ibang mas malakas na kapangyarihan para sumulong, para naroon na naman tayo sa posisyon nang sa panahon ng Kastila tayong number one, no? Sa paglaban sa Western power at nanalo pa tayo laban sa Kastila. So nauna tayo sa Chinese Revolution of 1911. Hindi ba? Naunahan natin yung yung mga granted independence para sa India. Mabuti na magpalawak ng international solidarity hanggang yung proletarian internationalism ay kwan. Yung mangibabaw ng maningling at tiyak na tiyak. Yung ano pala, outside of the webinar, pwede tayong magtanong. Mag-usap. Opo, meron po ritong mainit. Meron pang pahabol? May pahabol po, pero labas na po ito sa topic. Magandang tanong po ito, Professor. Ano pong masasabi ninyo sa mga kabataan at estudyante ngayon na nagpapahayag ng kagustuhan na mag-strike ngayon o mag-boycott dahil sa kawalan ng ligtas at dekalidad na edukasyon sa gitna ng pandemya at sa susunod na mga bagyo at sakuna? Ano po ang kailangan bantayan at gawin ng kilusang kabataan sa ganitong forma ng pagkilos? Natalakay din po ito sa Bayan National PSC, pero maganda din kung meron po kayong malalim at makabuluhang komentaryo tungkol dito. Ay, sa akin ay okay lang na nanawagan ng strike ang mga estudyante ng UP at ibang eskwela. Ngayon naman, may interest din tayo na mga estudyante makapag-aral. At maganda yung pagpapakita ng paglaban kay Duterte at panawagan na mag-strike. Ang strike naman ay hindi forever na isasagawa yan. Pero mabuting magpakita ng gilas ang mga inaape, mga estudyante inaape. Ngayon, makita naman natin na kung yung panawagan ng strike may timbangin yan, may ilang konsiderasyon. Itong si Duterte, di ba, nag-take advantage, sabi niya, kung hindi kayo mag-aral at hindi under yung UP na yan, alisan ko ng pondo, mayabang lang pagkasabi. Pero masasabi na yan kongreso yan na yung kung hindi naman umaandar yung UP, bakit bibigyan ng ng pera? Ganyan din. Sa mga pribadong kumpanya, di ba? Pag dahil sa lockdown, may lockdown, idinahilan na yan para hindi magbigay ng pasahod sa mga manggagawang sumisipot. Kaya timbangin, yung kailan sa labanan, may fleksibilidad, bakit mayroong katatagan sa paninindigan, tingnan din yung fleksibilidad ng sa gayon, hindi yung kalaban, hindi nakapagmaneobra siya pa yung mag-iitsurang tama, no? Dahil hindi may tatanggi na mabuting objective na makapag-aral mga kabataan, di ba? Pero okay rin itong naghahari-harian na Duterte at rehimen niya, masamang ginagawa, maganda may gumamit mga paraan para ipakita ang paglaban ng masa.
Pero ano, mabuting objective ng kabataan ay pagpatuloy ng pag-aaral nila. Yung kwan eh, kahit mag-desisyon sila, magpinakamaganda, mag-desisyon sila ng ano eh, ano, maghukbo ka, sumama ka lahat, sumama sa NPA. Pero ano eh, kaya ba yan? Ibig sabihin eh, sasama ba lahat? O kaya kung nagkamilagro, sa galit nila sa umiiral na sistema, eh, kung sabay-sabay sila, eh, meron bang sapat na armas sila para ano, magampanan nila ang papel bilang pulang mandirigma. At mabuti na rin, sa kalunsuran, may mga puwersang kumikilos laban sa kaaway. Sa iba't ibang larangan, may lumalaban sa kaaway. Dahil hindi naman pwedeng iwanan ng lahat ng larangan. Hindi isang larangan, hindi lang yung battleground. Kundi yung may mga larangan na walang putukan kundi ano paggamit ng ano mga karapatang demokratiko para labanan ang masamang rehimen. Ang mismong kwan naman eh people's war eh kwan eh payugto-yugto ang pag-unlad niyan. Kaya siyempre kung mas marami ang sumasanib sa sandatang pakikibaka mas mabuti, pero ilusyon pag isipin mo ano yung lahat sasama ng sama-sama biglaan at isa pang question yung tama ba na no lahat ikwan bitiwan nila yung kanilang tungkulin sa mga larangang na iba sa battleground no na kung saan may putukan. Ngayon, yung mabuti kung sa lahat ng larangan, sa lahat ng aspeto ng lipunan, may mga puwersang lumalaban sa rehimeng Duterte at sabihin na lang, tawagin na lang demonyo itong mga si Duterte at mga asungot niya na yan ay patunay na ano na lahat pala ay kumusta. Di mabuti kung yun ang tingin nila. Pinipilit ng litaong mga tao. Mga sirang ulo, yung mga nasa kapangyarihan. Ang pinag-uusapan pa naman, ang issue pa naman ngayon, pambansang kalayaan at demokrasya, yung utak nila palundag na hindi pa naman komunis-sosyalismo, komunismo ang ano, dagli ang issue. Kaya mabuti na ipopropaganda nila na ano, may mga puwersang nag-iisip hindi lamang sa mga sa kasalukuyan sa paglutas sa mga kasalukuyang problema kung ano pa yung magandang hinaharap eh sila mga bilang mga kalaban ng pambansang demokrasya sila ay mga puppet ng imperialismo at mga pasista laban sa demokrasya so hanggang doon na lang sila yung so, ganun, you know? Kayong mga puwersang nasa anumang larangan ng edukasyon, sila ang magtitimbang, maggumawa ng ebaluasyon sa kalagayan at magdispasya kung anong gagawin nila sa anong panahon, no? Pero ako ay okay lang na may mga may mga manifestasyon na ayaw nilang irehiben hanggang sa mag-strike, no? At pero tingnan nila hanggang saan yung taktika na yan. Huwag pag-itsurahin naman yung kaaway na ano, yung mga gustong may nangangailangan ng edukasyon ay yung ano dapat magpatuloy sa pag-aaral ay kwan. Sila na mismo tumatangge at yung ano naman, yung kabilang panig naman, nag-iitsurang siya yung may gusto ng tama. Mabuti na lang, barumbado yung ano, si Duterte. At nagbanta siya ng strike, nagbanta rin siya ng ano, mas masama. Eh? Biro mo, alam mo, pera niya yung ano, pera para sa UP. Eh? Meron pong akong huling katanungan, Professor Jose Mario Pison. Mainit din po ito. Kaugnay po ito dun sa nalantad mo naman ang pagiging kriminal na pabaya
pagka-inutil, incompetence at mismanagement ni Duterte dito sa nagdaang bagyo at pagbaha sa halos sa mga probinsya sa Luzon. Ano po? At nagwala siya. Nagkaroon siya ng meltdown laban kay Lenny, Vice President Lenny Robredo. At imbis na ang nag-trend sa social media yung kanyang meltdown, nasa puso ang pangulo, na pangontra ba naman pa meltdown tsaka nasaan ang pangulo. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito at tama po ba yung ano pong ang inyong komentaryo na isang tungkulin ngayon ng kilusang masa ay yung isulong ang relief operation at singilin ang accountability ni Duterte. Lahat ng binanggit mo eh, kung patunay na walang kwentang ano yan, presidente at walang kwentang tao yan si Duterte, dapat patalsikin. At magdadagdag pa kong dahilan, mga dahilan kung ano, bakit patalsikin, no? Sa anumang paraan na posible sa pinakamagaling pagkakataon. At gusto kong dumagdag ng dahilan, di lang naman yung pabayaan eh. Masipag yan sa pagnanakaw at pag-uutos na pumatay yung kanyang mga militar at pulis na utusan. Aktibo yan sa kalokohan. Pero sa kabutihan ng masa, tamad, tutulog-tulog. Pero may mga panahon niya, nagbibilang ng pera. Na perang ninakaw. Kasi, halimbawa, yung lockdown, ginawa niyang pagkakataon para ano, yung manakaw niya, 590 billion yung walang accounting na pinangakong ano, pinangakong para sa mass testing, treatment, at ayuda. Ninakaw yan. Pagkatapos, mayroon na siyang ano, paubaya sa kanyang mga utusan, lalo na mga military, retired military officers na pinaglalagay sa iba't ibang pwesto. Di nyo ba kitang-kita, skandaloso, yung 15 billion pesos na ninakaw sa Philippine Health, no? At yung katiting na beachfront sa Manila Bay, di ba? Ginastusan daw ng 389 million pesos. Ninakaw lang yan. Kahit na sinemento na yung beachfront na yan, ano? Hindi aabutin ng 389 million pesos. Sa katotohanan, ang balita ko, ang ginastos lang dyan ay mga 30 million. Tapos ibinulsa na yung 350 ano. Pero si Duterte, pinakamalaking nakaw niya doon sa ano, 300 doon sa ano yung 590. Ang alam lang ng tao 350 billion. Nagkaroon siya kasi ng emergency powers at binigyan siya ng power na i-realign yung mga pondo dahil lang daw sa ano sa pandemic. So, ginawa niyang pandemic na hindi lang sa pangungurakot, kundi ginamit niyang pagkakataon para isabatas yung anti-terrorism na lisensya nila para gumawa ng terorismo ng Estado. Sa ngalan ng anti-communism, sa pag-equate nila, kapag ikaw ay pwedeng tawagin komunista, ay ikaw na rin ay automatikong terorista at pwede ka nang kulungin, pwede ka nang ano, siraan sa publiko, arestuhin ng walang warrant, ikulong ng walang warrant, pwede kang i-torture, pwede kang ano, pwede agawin yung iyong bank account, no? At ari-arian at pwede kang patayin. At yung corpus delicti, pwede nilang ano, i-flush na lang sa toilet pag sinunog ka tulad nung ginawa sa South Korea, yung Korean businessman. Ganyan ang ano, masasamang ginawa ni Duterte sa panahon ng lockdown at sa panahon ng ano, ng ano naman, mga bagyo at baha, lumitaw na ano, yung pag aalis ng pondo, pagbabawas ng pwesto para ng
pondo, pag-alis ng pondo, pagbabawas ng pondo para sa natural disaster. Ayan, walang magawa. Si Lenny ang sikat dyan. Kasi kahit na wala sa kanya yung kapangyarihan na nasa kamay ni Duterte, marami siyang nagagawa. Pero ang malaking pinsala, hindi lamang yung ginawa ng bagyo at baha, kundi si Duterte mismo, dahil ilinilipat niya yung pondo para sa kanyang opisina at sa militar. Ang panin, may dalawang ano dyan eh, dalawang tipo ng salot at ano, at disaster para sa ekonomiya at yung pati na rin sa gobyerno nila. Yung ano, yung korupsyon sa pork barrel, no? Involving infrastructure and yung korupsyon sa militar. Meron na rin silang ano, pork barrel, yung 19 billion. Kung yun, military pork barrel yan, pwede sila magkunwari na nagpa-surrender, pumatay, at sang, bawat ulo ng kanilang biktima, nakakakolektan sila ng pera para ibulsa at ano, gagawa-gawa ng mga pekeng proyekto sa intelligence, proyekto sa ano, sa community support program, kunwari ano, pasusurenderin yung napakaraming tao sa isang baryo at pagkatapos sila na mismo magbulsa ng pera sa ilalim sa ngalan ng ano, yung ano ba, Eclipse, no? So ganyan, ganyan lahat ng ano, krimen na ginagawa ni Duterte at mga kasabwat niyang militar. At kung gayon, dapat patalsikin yan. Yan lang isang pananaw at paninindigan na dapat isagawa ng lahat ng Pilipinong may diwang makabayan at may diwang ipagtanggol ang sambayan ng Pilipino. Ayun po, salamat. Ayun po. Marami pong salamat, Professor Jose Maria Sison, sa pagtalakay po ng ilalaman ng materialismo historiko nila Marx, Lenin at Mao. Sa isensya po, no, pagtalakay na din po sa lipunan at Revolusyong Pilipino, lalo po kami nadagdagan yung aming kaalaman, lalong umalab ang aming diwang palaban at makabayan. Marami pong salamat. Sige po, Kajoma, may gusto po kayo sabihin tungkol po sa ating patagumpay? Ano na, napansin ko marami akong ano, hindi ko na final check yung ano, yung script, no, maraming typo. Ayusin ko. At saka yung number 3, magulo yung sagot ko doon. Yung timing dapat from the 13th century yun eh, to the 15th century, yung handicraft stage, ha? Pagkatapos iba pa yung 16th century to the 18th century. Three stages yan eh. Ang nasabi ko, naguluhan, magulo yung second century to the fifth century. 13 to the, ano yun? From the 13 to the 15th century. Isasayos ko. Kaya, I don't know paano isasayos yung audio. Sige po, pero maraming salamat pa rin po, no, sa inyong pagtalaki at pagsagot sa aming mga katanungan. Nadagdagan po yung kaalaman natin, yung mga kasamahan natin at lalo pong umalab yung ating diwang palaban at makabayan. Tads, may dagdag ka pa ba? Ay, siya nga pala. Meron ako. Si, hindi naman natin pwedeng ano, isagawa uli. You know? Yung number 3, i-delete lang yung magulong portion, yung first tungkol sa first stage. Huh? Yung second to the fifth. Walang kwenta yun. I-delete. Ang magiging tama, yung teksto. No? Alam mo naman ninyo, hindi ako laging nananalo. Minsan natatalo rin. So, alam mo yan, Jama. Sige.
Aabangan eh, ano yung magko-correct ako ng ganito. Okay. Tads. Okay na. Okay. Oo. Hanggang na lang. Hanggang sa susunod na ano. Hanggang sa susunod na episode. Salamat. Maraming. Mabuhay po kayo. Tama. Dami pa akong kasama dito sa kwarto. Sige po. Okay. Ganito. Lahat ng kwan. Okay, magandang gabi. Edi, maraming salamat sa pagdalo. Ang pwede nang mag-leave yung room yung ano, tapos naiwan na lang tayo, no? Tads, Joy, PGMS, main organizer. Yun lang. Maraming salamat po. Pwede maraming salamat po. Maraming salamat. Kasama pa kami? Oo. Sa assessment? Opo, opo. O, sige. Okay. Embrace lang na magkano yung iba. Sige po. Papadala po muna sa ibang mga kasama. Papakabon. Video kasama tayo sa assessment. Ano? Kasama tayo. Ah, ngayon? Sa assessment. Ngayon na. Ah. Ayun, bago. Kaya pa ba? Kaya pa balik ako? Sa broadcast yung sinabi ko na ayusin ko. Ha? Record yun. Ha? Na-record yun. Reho ko. Ayusin pa. Ano lang pa sa screen nalang ito? Pag-sesession ko ba kayo? And value? Kasama ako, no? Oo. Okay, ano lang? Max, anong ano, mga points? May inaano ko lang. Parang hanggang alas 8 lang ata si Kajo, Max. Oo. May silang naman to. Siguro yung points, nagre-remove ako ng mga ano, ng mga hindi naman. Thank you na. Okay. Paalam mo na. Max, mahina yata yung audio mo. Mahina ba? Dali. Ay, salamat. Ano yan ang maliwanag? Ano yung ganit ko na? Okay. Dali. Yeah, nag-release na ako ng kwan ng... Magre-remove ka na ba? Oo, nagre-remove ako. Tayo lang may iwan saan. Okay. May na pa ba yung audio ko? Okay naman. Okay, sige. Okay na, malaki na. Okay. Leave na lang po nung iba. Oh, yung iba. Ito, re-remove ko lang iba. Okay, last na lang. Last. Okay. Sige, okay. Game. Yung assessment. Ano na, Max, ng bayan? Muntinlo pa. Ah, ano? Wala na lahat. Oh, wala na. Okay. Okay. So, quick assessment. So, yun. Ano yung mga comments po ninyo liban po dun sa, ano, Kajoma? Liban po dun sa, kailangan i-ayos yung text. Baka mayroon po pa kayong mga nais po sabihin. Ay, ano, nasabi ko na. Yung okay, ano. Okay, ano pa yung... Ah, diferensya okay. Ko kanina sa okay, number 3. At okay, ano, okay. Nagkaroon ng kwan? Ano yun? Choppy. Choppy. Ewan ko lang kung kwan, nakasira yun sa takbo ng usapan o ano, na nagpawan, no? Okay po. Okay, sa... Ano pa? Tapos sa amin po, sinisikap po namin yung sa una pong master class, nagkaroon po ng comment dun sa lifted po dun sa English na anak bayan Europa na series po yung ano, sinikap po natin isalin sa Pilipino, yun po yung nakuha natin pong feedback. Ano po, baka may comment po kasi isi-send din po namin yung video sa inyo para po makomentan po sana. Ay, maganda. Ano yung ginagawa ninyo? Kasi ano yun eh, ano yun, nagagawang more interesting, more colorful, more, you know, yung kwan eh, yung
hindi ganong naatupag yung kuna, repackaging ng ano, ng ano yung produkto ng anak bayan Europe. Kaya ano, magandang ano, ginagawa ninyo na ano, napapahusay ang presentation. Eh ito naman, may tatanong ako. Apo. Ito eh, Kwan, tungkol sa prospective, ano. Siyempre, itong ngayong webinar na ginawa natin, kailan ninyo may lalabas yung ano, final product? Ay, actually, i-upload po namin sa inyo, i-forward po namin sa inyo yung link. Mag-upload po kami ng video, ng copy. Oo. Pero ito po ay, nga po, inaisip po namin, siguro po, sikapin po namin as soon as possible kung may labas na po. So, eh, gayon pa ba, yung dahil sa, ano yon yung gusto kong makakuha kayo ng tamang kopya ng buwan, script, ano, ano, ayusin ko. Ipukorek ko yung mga mali-mali na tayo po. Kasi po, ang ginagawa po natin ay gumagawa po tayo ng pamphlet at nindistribute din po natin. Pero ito po yung base doon. Tapos meron po naka-send din mag-transcribe po nitong webinar po natin ngayon. Tulad po nung dati may nag-transcribe pero. Max, may inasasabi si Kajoma na prospectus. Ang inisip ko, baka meron siyang mga mungkahi din na topics natin sa mga next na masterclass. Oo po. Baka may mungkahi po kayo, Kajoma, na ano? Yung iba pang topics ng ating masterclass. Wala na. Okay na. Okay. Maganda nga ito eh. Yung, may innovation kayo sa ginagawa ng anak bayan eh. Yung kwan. Yung nasasangkalan ninyo yung kwan. Gawa na improve, na re-repackage. Tapos yun ang pinagbabatayan. Pagkatapos bukod pa rin, may panibagong ano, Q&A. Ano? So may sariling ano. May sariling dagdag kayo na mahalaga sa ano entire ano entire package. Mabuti 'yon. May visuals ang nakakapagpasigla. Sige po, Kajo, maganto na lang po. Balay po yung balak po sana natin. Siguro i-schedule pa po namin yung pong next po sana ay yung tungkol sa Ecopol po. Political Eco. Pol Eco po sana yung susunod. Tapos yung last topic po sana ay hinggil po dun sa scientific socialism. Pero ipapaabot po namin siguro 2 weeks from now po kasi handa pa po namin yung video po. Oo. Okay. Okay lang po. Okay. Kasi within December po. December po. Para po yung 4 topics po matapos po natin within hanggang December po. Hanggang scientific socialism. Okay lang po. Okay. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, Kajoma. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay. Stay safe. Hanggang sa muli. Salamat po muli. Okay. Thank you po. Paalam na po, Kajoma. Salamat. Tanong ko lang yung susunod natin, December 5, ano? Pag-uusapan pa namin, pero malamang December na siya kung 2 weeks from now. Oo. Max, pag-uusapan December 5, ha? Congress ng Kadamay. Ah, ganun ba? Sige. Basta... Sige, will be sa first week ng December siguro ng ano. Okay. Okay, sige. Okay. Salamat po. Okay. Bye. Naalala ko tuloy yung order nating online noong 1992. 1992. Yung ano? Naalala niyo po yung panahon pa ni Amante, ang una nating online na... Yung unang online nyo, natatandaan niya noong 1992, kasama si Amante. On revolutionary violence. Oo, na hindi gumana yung GHS kasi pangsikam pala. Luma-luma. Grabe, luma-luma. Sige. Sige, salamat. Salamat.